Ay, magandang hapon no, mga kakamping, mga kabunyog, mga boss. Gibantag na naman. Masyadong maingay si Bantag, no? Dapat ito sagutin mo eh. Magbigay lang tayo reaksyon dito ah. Ito dapat ang mga nasagot ni Bantag. Pero sinagot niya to eh. Malawak at malalim sa tansya ng Bucor. Aabot sa 30 metro ang lalim ng hukay na nadiskubre sa tabi mismo ng compound ng tirahan ng pinuno ng Bucor. Kung ikukumpara katulad ito ng 7 hanggang 9 na palapag ng building. Sa pinakailalim ng hukay, may hinukay pang tunnel na hindi tapos. Mas malawak ito sa isang football field na 5,000 square meters ang laki. Hindi pa natapos eh, nasuspindi. Kung hindi nasuspindi ito, tuloy-tuloy ito eh. Ayon kay Acting Bucor Chief Gregorio Katapang, walang dokumento o permit kaugnay sa anumang paghuhukay sa loob ng New Pilibit Prisons. Hindi ito official na proyekto ng Bucor, kaya parang misteryo kung para saan ito. Una-una may papel pa yun. Wala. Pina-investigate ko para definite yung backhoe operator kailan siya nagsimula ang dalin dun. Ayon pa kay Katapang, lumalabas na may 6 na buwan na umanong na umpisahan ito at palihim ang paghukay. Kahit ang mismong operator ng backhoe ng Bucor ay hindi pinapayagang pumasok ng compound kung saan ginagawa ang hukay. Yung backhoe operator namin, ang utos sa kanya, dalin lang yung backhoe doon at umalis na siya. At may iba nag-ooperate. Iba pa yung nag-ooperate? O kasi hindi taga Bucor. May instruction po galing sa director's quarter na dalin ko yung backhoe. Kahit po may project pa po ako dito sa NBP, tapos pa nung hindi tapos, dadalin ko po doon kahit na anong oras, dadalin ko po doon sa DQ. Mostly po yung gabi. Dadalin ko doon ng gabi, tapos hanggang doon lang po sa may parking sa may mismo main gate din sa may guard house sa kanan. May lupa po doon kung saan papunta yung sinasabing ano, buhay po. Doon ko lang po siya iiwan. And then, kapag anytime na kailangan ko lang po siyang gamitin dito sa loob ng kapo, doon ko rin po siya babalikan. Yung susi, nandun lang? Yes, sir. Nandun lang po yung susi. Kinumpirma ng Bucor na pondo ng ahensya ang pinambili ng backhoe at iba pang gamit sa paghuhukay. Dahil na, pondo pa ng ahensya. Grabe, no? Iniimbisigahan din ang umano'y posibleng pagrenta ng mga inmates sa mga kubol sa loob mismo ng maximum security compound. Ilang beses nang naging kontrobersyal ang mga kubol na ito na nagsilbing pribilehiyo sa mga may perang inmates kahit na sa mga nagdaang administrasyon. Sa kabila ng mga pahayag noon na wala na yung mga kubol pagbibigay VIP sa ilang mga inmates, ngayon sa pagpasok namin dito sa loob, eh nandun pa rin pala. Halimbawa itong kubol na ito, may sariling sala. Ito yung pinakasala nila. May sariling kwarto at may sariling banyo. Ayon po sa mga nakausap natin, ito ay nirerentahan ng at least 12,000 a month ng isang inmate at kanila itong binabayad sa ilang mga opisyal o dating pamunuan ng Bureau of Corrections. Ang 12,000 pesos ayon sa ayaw magpakilala mga inmates ay presyo lamang ng mas maliit na kubol gaya nito. Isa na dito ang kwarto kung saan namatay ang middleman sa Percy Lapid case na si June Villamor. Nakakandado ito ngayon. Matatanda ang pinakita pa noon ni suspendidong Bucor Director General Gerald Bantag na ginigiba niya mga kubol. Ayon kay Katapang, kabilang ito sa kanilang mga iniimbisigahang kaso na posibleng may kinalaman sa mga anomalya sa loob ng NBP. Inaasahan na rin po na may mga personnel na makakasuhan. Of course. Pasensyaan na lang po. Marami pa tayong problema na hinaharap. So i-address ko yan. I want to put a closure on the past, implement reforms, and then address the future. Bilang bahagi ng reforma sa Bilibid, desidido si Katapang na matukoy ang dahilan ng paghukay at palagutin ang sinumang may pakana nito. Patuloy pong sinisimula
sikap ng ABS-CBN News na kunin ang panig ni suspended Bucor Director General Gerald Bantag. Yan ho sana ang dapat sagutin ni ano ni General Bantag, no? Hindi yung ano, yan ho ang dapat niya sagutin, yung mga ano niya. Pero sinagot niya naman eh, na yung hukay na pinagawa niya, gagawin niyang ano, deep diving facility. Oo. Masyadong ano to si General, matag ito, mabisyo. Kasi, yung swimming pool, may swimming pool pa pala yung ano eh, Bucor na yan eh, malaki yung swimming pool nila, eh hindi na pwedeng gamitin dahil nga yung hinuhukay, nandun sa ibabaw yung ano, hinukay na hinukay, nag-crack na yung swimming pool sa ibabaw. Ganun nangyari dyan. Eh, ang dami naman pwedeng pagdiba ng deep diving eh. Scuba diver daw siya eh. At marami raw silang scuba diver dyan sa Bucor. Ha? Ang dami naman pwedeng puntahan mga beach para doon sila magtatatalon. O, diba? Mabigat, pondo ng Bucor yung ginagamit. Hindi naman sa kanya pera eh. O, diba? Tignan ninyo sumagot si ano, General Katapang ha, sa interview. Junior, ang OIC po ng Bureau of Corrections. Magandang gabi po sa inyo, General. Good evening, sir. Ay, magandang gabi po sa inyong lahat. Si Alvin po ito, General. Kasama ko po si Doris. Niloloko ka po. Nakala po namin, ihindanin na po kami. Nandiyan na po kayo. Maraming salamat po, General. Thank for, you, sir. For accommodating our calls. Ano po? Hinawan po. Pasensya na po. Hindi na nasagot ka agad. Okay lang po. Naintindihan po namin. Unahin po natin dun sa report ni Henry Umaga Diaz. Pardon, may report si Henry kanina. Galing siya ng Bilibid. Ano po? Hanggang ngayon po, hindi pa natin na-determine para saan po yung hinukay. Yung pagka nakita ko sa video, General, medyo malalim. Anong pakay nun? Anong objective? Para saan yun? Eh, medyo may nagsalita na isang gwardiya dito sa naka-assign dito sa director's quarter. E nung nagbabantay daw sila dito, hindi sila pinalalapit doon sa hukay na yon. At nilagyan pa ng tabing. Sabi pa rin ng gwardiya, nagsimula raw yun September last year. Uh-huh. And then nakikita rin daw nila na may metal detector na ginagamit. So, sa makatawid, baka nag-gold hunting o gold mining o whatever, nag-exercise ng treasure, whatever. At treasure hunt, at tama nga po kayo, mukhang pwede nga, no? Treasure hunting, kasi may metal detector eh. Sigbaka naman may mapa sila. Marami po kasing ganyan eh, na may mapa. Kunwari, ano, tapos, ihukayin. Hahanapin nila, hanapin yung treasure. May nahanap kaya silang treasure, General? Ay, hindi ko po alam. Baka hindi pa natap. Ang ano niya sumagot, ano? Anong sumagot ni General Katapang? No? Malumanay na malumanay. Magalang na magalang. PMAR kasi. Oh. Ito naman si ano? General Katapang. Tignan niyo naman makipag-usap sa media. Sinasabi ng mga abogado,
katamaran na wun. Napaulit na ulit kong sinasabing sinungaling si Boeing. Yan ang sinasabi kong bumaba na siya. Yan ang gusto na rin ng taong bayan. Wala na siyang credibility. Unang-una, anak niya, di ba? Sabihin na natin, innocent until proven. Napanood nyo na siguro itong mga ito, no? Inaano ko lang dito, paano sumagot itong si General Katapang saka itong si General, ano ba ito? Bantag, no? Investigahan na ang tila lagusang hinukay sa loob mismo ng bilibid. Sabi raw ng DNR, maituturing itong illegal quarrying. At nakatutok si Jun Veneracion. 6 na buwan na palang hinuhukay ang mga tila tunnel na ito sa bilibid na ang direksyon ay palayo sa pader ng kulungan. Kinausap na ni Bureau of Corrections Officer in Charge Gregorio Katapang Jr. ang operator ng backhoe na siyang lumalabas na nagdala ng heavy equipment. Pero pinaalis na raw siya at iba na nag-operate ng backhoe mula noon. We're calling the attention of DNR kasi sabi ng DNR it's illegal quarrying. Yeah, that's the word, illegal quarrying. And then kasi sa kanilang expertise yan eh. Ang tila lagusan na may 300 metro ang lapad. Dumaan pa raw sa ilalim ng pool ng bilibid kaya hindi na ito magamit. Malapit ito sa director's quarters na isa lang sa mga pinapaimbestigahan ni Katapang sa pinalitan niyang si suspended Bureau Chief Gerald Bantag. Ay kay Katapang, desperado na si Bantag. Ayoko ng patulan. Ako yung tao na kung wala ka naman masasabing mabuti sa isang tao, huwag ka na magsalita. Yan na lang ang pangalo. Yan yung reaction ko doon sa comment niya sa akin. Sa gitna yan ang paratang ni Bantag na sangkot si Katapang sa plano umanong pagpapatalsik sa dating hepe ng corrections. Nakabulaanan daw. Itinanggiri ni Katapang ang akusasyon na siya ang may pakana sa mga kontrabandong isinuko man ng mga preso ilang araw matapos siyang maupo sa pwesto. May report na raw sila kung sino ang nagpasok ng mga ito at kailan. Marami pa raw naglalabas ang sumbong ng pang-abuso umano na hindi lamang sa mga preso, kundi pati raw mismo sa mga tauhan ng Bucor. Pero ayaw munang pangalanan ni Katapang kung sino ang mga sangkot hanggat wala pang naghahain ng reklamo. Oh, may isa pang anomaly dyan na sabi pinagsasaksak ako sir na hindi ko nasasabihin kung sino yun. Sila nakaupo. Hindi siya nasa lutuan na maayos o whatever, pabalagbagang sagot. Binugbog siya. Pupunuan daw ni Katapang ang mga kakulangan sa tauhan ng Bucor sa pamamagitan ng makabagong gamit. Sa Lunes halimbawa, gagamit na raw ng mga drone sa New Bilibid Prison. Pagsusuti na rin ng body camera ang mga corrections officer. Simpleng-simple lang kung magpaliwanag si General, oh. Katapang. Cool na cool, wala kang makikita. Oh. Hindi ko na siya papatulan, sabi niya. Kaya, ano, yung mga pinasabi niya, akusasyon kay ano, inaakusa sa kanya ni Bantag, o. Oh. Hindi ko siya papatulan, sabi niya. No. Diba? Eh, yung kinaano ni ano eh, pinapanood ko si Bantag eh. Yung mga pinagsasabi niya, kailangan meron siyang ano dyan. Ewan natin ha, kung meron siyang ebidensyang ilalabas. Hindi pwede sat-sat ka lang eh. O. Ha? Hindi kagaya ng mga akusasyon sa kanya, kumpleto, ebidensya, nagtuturo na siya. O, di ba? Yun nga, sabi niya, marami siyang abogado. E di, makita natin kung paano. Maganda niyan, mga boss, ha? Pagka nandun na yan sa, ano, yung binabasahan na ng sakdal yan, ano, kasi magkakaroon ng probable cause yan, eh. Pag nagkaroon ng probable cause yan, warrant of arrest na ho yan. Ganun, kagaya nangyari kay Bong Navarro, di ba? O, ganun mangyayari dyan. Yan ang ano, malaking tanong. Oo. Kasi sasagot na ho yan eh. Sasagot na ho siya sa summon eh. Pag sumagot ho siya, titignan na ho ng prosecutor yan, yung fiscal, kung may probable cause o wala. Pag wala, right there, didismissin ng fiscal yan. Pagka meron, mag-i-issue ho ang fiscal ng warrant of arrest. Ganun ho yan. Oo.
Tsaka na ho, ano. Gaya si Ipong Navarro, inisyo siya na warrant of arrest, di ba? Ay, nag-aano ngayon siya ng ano. Eh, non-bailable offense, sabi. O, di ba? Ngayon, nag-aano sila ng petition to bail. Hmm. Yun nga, kailang patunayan nila na the evidence of guilt is weak para mag, ano yung ano na, bigyan siya ng grant yung kanyang petition for bail. O, ganun ho yan. Alam ko yan eh. Simple lang naman eh. Kasi nagkaroon ako ng mga ganyang klaseng kaso. O, nagkaroon ako ng ganyan. Meron nga eh. Na, may pinahit sa aking kaso. May konti lang naman. O, sinagot ko. Aba, kalain mong nakakita ng probable cause yung piskal. Eh, wala, ano naman, kinustyon namin yung ano nung piskal, inapila namin sa provincial. O, sa region, tugigaraw na kami nag-apila. O, sabi nung region, wala. O, inutusan yung provincial piskal na i-dismiss ang kaso. Pero yung nag-ano pa ako, nag-bail pa ako ng 12,000 noon. Oo. Pero yung nga, na-dismiss. Kasi nga, mali yung pagka naging desisyon ng provincial fiscal. Oo. Pero nag-bail na ako. Kasi aaresto yun eh. Oo. Eh, nag-file ako ng ano sa regional. Tugigaraw. Oo. Doon, yun. Mabuti, magaling-galing yung ano. Nakuha kong bugado. Bakit ganun, sabi niya? Oh. Dapat dito pa lang sa provincial, dismiss na yan eh. Bakit pa nung... Oh, ganun. Ganun po yan. Etong kay Bantag, pagka nagkaroon ho ng probable cause ang piskalya rito, doon sa isasagot nila, doon sa demandang sinumon sa kanya na double murder. Eh, malamang ho yan, pag nagkaroon ho ng probable cause yan, eh, no bail recommended po yan. Kaya diretso na ho siya sa oblo. Tapos yun na, hearing na siya. Ganun po yan. Ngayon, kung ano, file siya ng ano, petition para makapag-bail siya, ganun na mangyayari po dyan, walang iba. Oo, tingnan nyo. Mag-collab na po tayo. Sabi ni Anak Jeff, oh, magandang unang pagbati po sa gabi ng Biyernes, Tayroke. At laging magandang buhay po sa lahat. Magandang buhay, anak. Shout out, Rochelle Isguera. Oh. Sabi ni Rochelle. Oh. Good evening, Sir Rox. Kliyente ni Panelo, si ex-Mayor Sanchez. Nung panahon ni Bucor Director Pildon, nagbayad na yan para sa kalayaan ng kliyente. Kaso, naghabol yung magulang ng biktima dahil lifetime sentence yung parusa sa kanya dyan. Sabi niya, lifetime sentence yung parusa sa kanya. Diyan nag-umpisa na booking si Pildon. Yung pala, mahigit 1,000 na napalaya niya. Kaya pinalit sa kanya si Bantag. Yung pala, mas demonyo palang itong ipinalit. Sabi niya, galit si ano? Friend Rochelle. Ha? Sabi ni Friend Amy Bingson, oh, putak ng putak si Bantag. Daig pa niya ang babae. Ang layo ng sagot niya sa sinasabi ni Boying. Ay naku, sabi niya. Sino kaya ang mananalo sa kanila? Eh, pareho na silang tigasin. Abangan ang susunod na kabanata. Totoo yan, friend. Maganda yan pag nagkaharap yan, eh, friend Amy, ha? Tingnan natin. Si friend Amy Bingson ulit, oh. Ayan na. Yan na nga ba sinasabi ni Kapersing, darating ang araw, sila magkakagatan. Maganda ang palabas. Sino ang gusto ng popcorn? Padadalan ko kayo from Italy with love. Uupuan natin ang palabas. Nag-uumpisa pa lang tayo sa exciting part. Totoo yan, ha? Sabi ni ano, Romel Boncajes, welcome to the club. Sabi niya, ang alam ko lang, yung ginto ng kulangaw ay naging kamote. Sabi ni friend Sherbin Sapeda. Shout out Sherbin Sapeda. Sabi niya, magandang nakakatuwang gabi po sa ating lahat, mga kapatid na Rocky Warriors. Doon po sa malamanok ang putak ng putak, ikaw po yun, Sir General. Being too defensive won't do any good to you. All you should know better, Sir Honorable. Di po ba laging sinasabi, pag may binabasahan kayo ng batas, you have to remain silent.
Anything you can say can be used against you. No po. Nyari, Sir General. Remain calm. If you think you've got a clean hands po. If you think no guilty feelings all. The truth will set you free. Oh, tama naman si Sherwin Sapeda, ha? General, ha, makinig ka. Clarito Diaz, shout out. Sabi ni Ramon Oclares, oh, shout out Ramon Oclares, ha. Isang ligtas na gabi, Karox, at sa lahat, new image ni si Bantay. Siguro, na-briefing na ng amo niya. Pinagahit balbas para magmukha siyang maamong tupa. Ha? This guy siguro para di makilala kasi sa picture ay video meron siyang balbas. Change image na siya. Yun di makabasag plato ng muka. Binaliktad niya ngayon at rimulya naman ang bad guys. Inaabangan ko ang next episode na Bantay versus Island Cove. Food for thoughts. Sabi ni Sir Percy, birds of the same feather are the same birds. Ganun? Raul Villanada, shout out, ah, sabi niya. Hello, Kuyang Rox. Pakinggan mabuti si Bantag. Medyo twisted ang sagot nito. Nagsisinungaling si Bantag. Oh, malalaman natin lahat yan. Ah. Kalat ni Baya, shout out. Ah. Sabi niya. Good evening ka, Rox. Kahit ginagabi ka na naman, banatan mo rin. Pogi lang ang may karapatang gabihin. Ganun. Sabi ni Raul Villanada nito. Total na isang pa na ang kaso. Sagutin niya ito sa korte, hindi yung nagmumukha siya. Ha? Nagmumura siya sa mga interview. Totoo yan. Ewan ko ba dyan? Para, general ba? Tignan mo na, pinakita ko sa inyo si Ana. General Katapang. Ha? O, napakalumanay niya magsalita. Ano? Napakagalang niya sumagot sa mga nag-i-interview sa kanya. PMAR kasi. O, iba PMAR. O. Shout out kalat ni Baya, sabi niya. Shout out, Binibining Akira Milo. Skip warm, sweetie. Taglamig na. Highway, shout out, sabi niya. Minumulto na sila ni Ka Percy. Nagtuturuan na ang mga sindikato. Tawa ka ng tawa dyan eh. Oy, sa mga ibang taga-ibang bansaan, meron ba ka dyan ano? Marami akong nakikitang sa YouTube, mayroong kompleto sa Amerika, mayroong tennis court, basketball court, may weights, may swimming pool naman yung ibang preso, ayun bang kulungan. Pero itong pinapagawa ni Bantag, ibang klase ito. Ha? Yung deep dive. Ha? Deep diving facility. Uchon, hindi. Only in the Philippines yata ito, eh, di ba mga boss? Bon Johnny. Welcome to the club, Bon Johnny. Good day sa'yo, Sir Rox. Avid fan mo ako dito sa Indianapolis, USA. Oh, Bon Johnny, baka merong ano dyan, yung kulungan na may diving board, yung may deep diving, ha? Maganda layunin mo sa programa mo. Meron interaction sa mga nagsesend ng comments. Binabasa mo lahat para sa ganun nalalaman ng marami ang pulso ng bayan. Tama, lahat dapat sumunod sa batas. No one is above the law. Sa pamamagitan mo, Sir Rox, mamumulat ang maraming tao sa totoong nangyayari dyan sa Pilipinas. Totoo, pero marami kami, magagaling din sila. Maraming magagaling. Sila Christian Esguera, ang gagaling. Ah, oh. Attorney Enzo Recto, si Bad. Ang dami, madami talaga. Yung mga talagang naiintindihan nila kung ano yung tama at ano yung mali. Eh, pero ano, mga boss, ah, marami rin yung talagang mali na. Eh talagang gusto pa nilang itama. Yun ang mabigat. Pero mahirap yan. Yung pumanig ka sa mali, ay naku, mahirap yan. Limpadapadas Jones, shout out, ah, sabi niya. Thank you for your update, sir. Have a great day. I'm watching you vlog, watching from New York. Oy. African Sai, shout out. Guramosa Sarabotska, shout out, ah. Sabi ni Prince Sherwin Sapeda. Sir Rox, ibahin naman natin ang topic. Balik tayo sa kamote daw na at dragon fruit. Kasi yan po yata ang mainit na panukala ng isang mambabatas.
Pag pinagsama mo po kasi yan, dalawang yan, kamote at dragon fruit, sa malamang na hindi palupit ang kilabot, mapapangiwi ka maski na sa paghagod, humihilab mong tiyan, kailangang umutot. Kapag nadala, kasunod ay pururot. Ganun? Giselle Estepan, shout out my friend. Karamihan talaga dyan sa atin, sa mga politiko, mga marurumi at mabaho sila. Ang sasama ng mga pinagagawa nila, sino bang maglakas loob na gumawa ng mali? E di yung katulad nilang makapangyarihan. Ayan na, naglalabasan na lahat ang baho nila. Ay, nakulog buhay, sabi niya. Rolando Resco, shout out. Sir Rox, di ka tunying tawag dyan. Demonyo po ang tawag sa kanya. Ganun. Jenny 9979 Killing, shout out. Rohit Kumar, shout out. Sabi niya, si Bantag na corner, o bakit hindi ka humingi ng tulong sa padrino mong demonyo at di Bongo, di Bongji. Di ba mga amo mo mga ito? Let me see if they will help you for doing the dirty works for them. Galit si Rohit Kumar. O Rohit Kumar na naman. I hope justice will be served soon for our hero Kapersi, so he can rest in peace. Itong si Bantag, panay ang talak sa social media. Sana sabihin na niya yung nag-utos sa kanya, siraan sila ng ni Remulla, labasan ng mga baho. Saan ba nahuhuli ang isda? Sa bibig, di ba? Pareho kayong kinakarma. Buti nga, power is only temporary. You will never stay powerful, whatever it, whatever is up must go down. So lahat ng sinasabi ni Kapersi again sa inyo ay totoo. Mga hayop kayo. Ben? Ramon Kalilap, welcome to the club. Ramon Kalilap. Putak ng putak si Bantag, harapin na lang niya yung kaso niya. Nagpapalakas lang ng loob si Bantag. Tama yung sabi ng iba, kunin niyang abogado si Panelo para lalo siyang magka-leche-leche. Kahit nga jaywalking, baka hindi pa maipanman ng Panelo. Ito naman to. Eh? Maria Cross, Cross and Vlog, shout out ha. Wag padala po sa nililigaw ang katotohanan. Manalangin po tayo ng taimtim na makamtan ni Sir Percy ang hustisya. Tama ka dyan, ha? Ed Torres, shout out, sabi niya. Since no one to trust, especially DOJ Secretary Boyeng Remulla, if Marcos Jr. truly sincere in solving Kapersi's Lapid's murder, why can't he create an independent fact-finding body to investigate this case? Pwede. Kaso nga sabi nga ni Bongbong eh, bahala na sila dyan, sila mga kapulisan eh. Fidel Marpil, welcome to the club. Nakakaawa ka Bantag, sabi niya. Lalo mo lang pinalala ang kaso mo. Para kang putang babaeng putak ka ng putak. Mabubulo ka na sa kulungan, itaga mo sa bato Bantag. Ganun ba yun, Fidel Marpil? Tingnan natin ha. Pero your guess is as good as mine, ha? Melchor Tolentino, shout out, ha? Kaya siguro wala nang i-claim dahil takot na pamilya, baka mapagbintangan na involved sa drugs. Oo, yung mga ano, yung mga bangkay, marami talaga ipapaliwanag si ano, si Bantag. Oo, marami yung mga bangkay doon sa pulinarya na walang i-claim. Oo po, marami, naku. Pero tignan natin, ha, kung yung angas niya sa social media dito sa mga interview sa kanya, kung magagawa niya sa loob ng courtroom. Yan. Diyan natin makikita, ha? Sa loob ng courtroom. Kung pwede yung ganun, ha? Aida Kampuspus. Aida Kampuspus. Welcome to the club, Aida Kampuspus. Si Kapersi nga po ang naging susi para makita ang kalakaran sa bilangguan. At tama po kayo, lumalabas na ang kanilang baho. Totoo yan.
Roy Makapinlak, shout out. Sabi ni Roy Makapinlak, oh. Gumagawa ng tunnel na swimming pool na 30 meters deep, scuba diver daw. Hindi na ba mapapalitan yan sa munti at lifetime viewer chair na balak? He can be replaced after BBM assume office with or without cost being a co-terminus position. Oh. Ikala niya eh. At sa bagay, baka yun nga ang basa niya eh. Kasi, wala, sino ba kakalaban niya? Wala na eh. Ako, wala akong alam eh. Lalaban dyan. BBM, saka itong Duterte. Wala akong alam. Sa nangyari kay BP Lenny? Wala. Wala. Wala talaga. Tapos yung Comelec, halos wala talaga. Pera, lahat. Ang lakas ni BP Lenny. Kalahin mong ganyan lang nang inabot. Diyos ko Lord. Na kay BP Lenny na lahat eh. Oo. Walang dynasty. Nagtrabaho. Magkano lang ang tag nito? Ang kanyang pondo. Wala pang 1 billion. Oo. Nakapagtrabaho siya ng mahusay. Marami siyang na-accomplice. Minahal ng tao. Voluntarism. Ang laki. Lahat. Pati si nakikita nito si Senator Drilon. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng ano, kandidato na hindi gumagasta. Oo. Totoo naman eh. Guinness Book of Record nga si BP Lenny. Pero wala eh. Kaya ako, wala akong alam. Wala. Na pwedeng ano, wala. Wala. Ewan ko kayo kung meron. Ewan. Reynaldo Gonzalez, shout out. Sabi niya. Mukhang kinabisado bantag lahat ang sasabihin para gumulo issue. Ala rin palang pinagkaiba kay Digong. Kung mag-PI, harap-harapan. Ganyan ang mga madaling mapikon pag may nagagawang kasalanan. Oh. Mamerto Aloro, welcome to the club. Sumisingaw na. Malapit na hanggang Dabaw ang pagsingaw ka, Rox. Roy Makapinlak, shout out, sabi niya. Nililiis lang ng mga alingas-ngas niya ang kaso. Yung pang mga nagpapadala ng damaging evidence kay Kapersi laban sa kanya. Bantag ang magpapapatay. Ha? Nakajima Priscilla, welcome to the club. Hindi nga po yan, ha? Hindi nga po siya na maging hero. Kung bababa si Rimulya sa tingin niya, wala nang kaso niya. Ha? Ang dami ha. Nakajima Priscilla ulit. Ay, tanda ko po sinabi yan ni Kaper si Lapid, sabi niya. Nakajima Priscilla ulit. At saka po yung tunnel, wala daw pong building permit. Oo nga, wala. LB Principe, shout out ha. Sabi niya, bantag, just turn yourself and bantag, just turn yourself in. Just turn yourself in and answer all these accusations in court. Fair and square, sabi ni LB Principe. Nestor Patikusan, welcome to the club. Noong buhay pa si Kapersi, puro kabulukan sa gobyerno ang binabanatan niya. Ngayon, sarili na nila ang naglalabas ng mga baho nila galing ni Kapersi. Totoo yan, Nestor Patikusan, di ba? Cora Guajardo, welcome to the club. Ay, salamat sa mga dumadagdag na subscriber ho, mga boss. Sabi niya, pakipindot nyo rin ho yung ano, likes. O, yung ganun, thumbs up ba yun, ho. Sabi niya, Cora Guajardo, bantag is the killer, but keep searching for the master, king, murderer. Sabi niya. Ed Torres ulit, bantag, eco conspirator, and a sacrificial lamb. Ganun?
Eduardo Villarin, shout out, sabi niya. Carox, naghahallucinate na si Berdugo. Kung ano-ano pinagsasabi na paglilihis, eh, siya naman ang tinuturo ng mastermind ayon sa mga ebidensya at sa mga salaysay ng mga sangkot. Wala na siyang kawala. Magbabayad siya. Himas Reyes na yan. Ooh. Kaya nga ingin eh. Ed Torres, sabi niya, it's a big, big conspiracy, sabi niya. Ed Torres ulit, oh. If Marcos Jr. truly sincere in solving Capers' Lapid murder case, he should create an independent fact-finding body who will investigate this case. Where else we can turn to in seeking justice for Capersi? We can't trust the DOJ, especially Boyeng Rimulya, who has lost his credibility from the start. The PNP and the NBI to serve and protect, prove it, sabi ni Ed Torres. Galing tong Ed Torres na to. Bunch, shout out, Bunch. Bato-bato sa langit, ang Diyos ang magbabalik ng lahat ng hinanakit sa dami ng buhay ng inyong binuwis. Now, sa kalbong maka-depend to death, to bato, sa kanyang santo. Malaya Mendoza, shout out. Mabuhay ka, Roque. Si Bantag ay bantog na po. Simple, ah. Rosalinda Maliksi, shout out. Mahaba-haba to, ah. Sabi ni Subiri, pagandahin daw ang imahe ng Pilipinas. E paanong gaganda? Dahil mismo taong gobyerno na mga nakaupo ay sumisira. Mga walang konsensya at malasakit sa bayan. Ang gusto na lang ng mga yan, magkamal ng kwarta at kapangyarihan. Paanong gaganda ang imahe ng Pilipinas? E kumakandidato pa lang ang iniisip agad kung paano mangungurako sa kaban ng bayan at kung paano magpapayaman. Kasi Atty. Lenny Robredo, sana ang binigyan nila ng pagkakataon na mamuno sa ating bansa ay hindi sana ganyan ang nangyayari. Dahil nakita naman natin na si Atty. Lenny Robredo ay namalinis, naglingkod at walang bahid ng pagnanakaw at may malasakit sa bayan. Ayan, eto tayo ngayon, nga. Kailan kaya mawawala ang pagiging uto-uto ng ibang Pilipino? Good evening, Carox. Pagpalain kayo ng puong may kapal. Pagpalain ka ng puong may kapal, Rosalinda. Pagpalain ka rin. Oh, siya na naman ulit. Sabi ni Rosalinda Maliksi ulit. Carox, patay na. Gusto na ng gobyerno, pakainin na lang tayo ng kamote at dragon fruit. Matitigas kasi ang mga ulo ng 31 minions na pulangaw. Wala nang mangyayari, parang basketball na lang Duterte Marcos pasahan ng bola. Pinaglalaruan na lang at pinaiikot na lang ang taong bayan. Tiyak na sa malamang sa next election, patatakbuhin na naman para maging presidente si Sandro Marcos at Sara Duterte. Para patuloy silang makapangyarihan at patuloy na maghahari ang kadiliman. Kawawa na tayong mamamayan. Lugmok na sa kahirapan. Good evening, Carox. God bless po. God bless, Rosalinda Maliksi. Ito, bago to. Andoy Smith. Welcome to the club, Andoy Smith. Anong klase itong government official? Anong klase itong government officials meron ng bansang ito? Pulos mga kengkoy. Randy Reyes, shout out Randy Reyes, ah. May message siya. Hindi ko naman mabasa. Mamaya na. Sabi ni Bunch, mabubuwang na si Bandag. Mag-aalsa yan mag-isa laban sa gobyerno. Ha, biglang bawi ang sira ulo. Kaya ko. Librado Ludovico, shout out, ah. Sabi niya, just very simple. Kung wala kang kasalanan, Bantag, patunayan mo sa korte. Ganun lang kasimple. Blessed morning po, Sir Rox, and to all Rocky Avenue followers and subscribers. Watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless. God bless, Librado Ludovico. Si Naita Tan, shout out. Sabi niya, dapat sabihin niya na ang totoo. Eh, yun na ang totoo sa kanya, si Naita Tan, eh. Good evening, sir. Mr. Totoo lang, watching you from King South of France. Magturuan na lang sila ngayon. Prove your innocence. Sabihin mo kung sino ang nag-utos sa'yo. Galit si Naida Tan.
Ana Pelgo, shout out, sabi niya. Baka may sayad yung gunman, kaya baka may sad yung gunman, kaya kala niya, feeling hero siya or kasama sa script mga sinasabi niya. Nililito nila ang taong bayan. Resulta tuloy, labasan na ang mga baho nila. Totoo yan, Ana. Maria Victoria Quezon, welcome to the club, sabi niya. Sa dami ng sinabi niya, walang nasagot sa akusasyon sa kanya. Puro akusasyon kay Remulla, kaya na, halatadong guilty. Lalo siyang mababaon, sigurado pasok sa banga. Tama ka dyan, Maria Victoria Quezon, galing mo ha. Welcome to the club ha. Queenie Rose Santiago, shout out. Saan pa kaya lalapit ang mga Pilipino? Wala nang pwedeng pagtiwalaan sa gobyerno. Magmula sa traffic enforcer corrupt, kawawang bansa Pilipinas. Welcome to the club, Queenie Rose Santiago. Ah. Sakit siya ko sa inyo. Bruno Bruno, shout out. Sabi ni Bruno Bruno. Ngayon mga ma... Ngayon mga mamaya ng Pilipinas, maghintay po kayo. Malapit nang magpataya ng mga kriminal sa na magnanakaw ng Pilipinas. Kakahiya kayo, sabi ni Bruno Bruno. Rod Dison, shout out, sabi niya. Inilalabas na ng Panginoon ang katotohanan. The truth shall set you free, sabi ni Rod Dison. Sumagot si Charito, Charito Diaz. Welcome to the club, Charito. Yes, hindi po papayag si God. Salamat sa mga nagdadasal. Ray O, shout out, Ray O. Sabi ni Ray O, hay nako Boss Rox, tama ka sa korte siya magpaliwanag. Ako pupusta, si Panelo ang magiging lawyer niyan. Hindi, hindi siya kukunin eh. Puro talo nga siguro kaya ayaw eh. Marami raw siyang lawyer, ha? Pag nangyari yan, alam na natin sino ang mastermind. Friend Joe Flores, shout out. Sabi niya, ang tapang ng apog ni Bantag na magpakasanto ha, Sir Rox. Di na lang ginaya si Judas at nagbigti na lang. No? Dapat iposas at ikulong yan para wala nang tsansa na maghagis pa ng granada. Tayo tayo dyan. Yo, shout out ah. Kakatakot na pala umuwi ng Pilipinas, Sir Rox. Dito na lang muna ako sa ama kong hari, at least safe ako and sound para mura pa bilhin. Saan yan? Si yo ulit oh. Kilala ko po yung si Panelo kasi empleyado po yan ng DBP Naga. Isa lang masabi kong totoo sa kanya, isa po siyang black belt. Black belter ba yan? Yo na naman. Totoo po, Sir Rock, sinasabi ko. Yung trespassing nga, pagka dalawa or apat na tao, hindi daw pwedeng kasuhan ng trespassing. Dapat daw saktong tres. Ganon! Eh, magaling pala to. Yo, to si Panelo. Talagang ano siya, yung kailangan sure ball. Ah. Pambira itong mga to. May K, shout out. Ingay ni Bantag, sa korte ka nalang magpaliwanag. Sinasamantala ni Bantag na wala si Remulla, kaya si kasinungalingan na sinasabi niya. Oh. Alfredo Miklat, shout out ah. Bantag is diverting his double murder case and blaming other cases not related to the crime he and the ultimate mastermind they committed. Ha? Ang problema dyan, nawawala yung sulwete. Oo, nawawala yun. Ha? Nolan E. Shout out. Sabi ni Nolan E. Bago to, welcome to the club. Sinadya niyang i-forward yung para psychologically, hindi siya pagbintangan. Sinadya niya yun, kaya kahit gawin man niya,
may dahilan siya. At yung mahihina utak, iisipin na malinis ang konsensya niya. Tinik pala siya sa lalamunan bakit ibang tao pa ang papapatayin. Di na lang siya at ituro ang mga drug lords. Di mas okay yun, maliban na lang kung imposible siyang mapatay dahil immortal siya. Ha? Carlito de la Cruz, shout out. Sabi niya, sorry ka, Bantag. Nagkataon na may problema din si SOJ kaya kailangan matakpan ito ng problema mo ngayon. Maranasan mo naman kung paano maapi paminsan-minsan. Masakit, di ba? Akala mo forever ang maling gawain, ha? Sabi niya. Mayet Encio, welcome to the club, Mayet. Tama po kayo, dami talagang baho ng bawat isa. Totoo yan. Lino Patulot, welcome to the club, Lino Patulot. Galing din to, ha, o. Huwag masyadong galitin si Gerald Bantag. Si DOJ Secretary Boying Rimulya. Baka yung claim ni Bantag na siya daw ang hari ng bilangguan ay alalahanin mo, Mr. Bantag, na may kapangyarihang ipahuli ka agad at ikulong muna ng isang buwan sa masikip na Bartolina ng NBI at bigyan ka ng trono mo na may mga pako. Mr. Bantag, mag-ingat ka kay Kaboying. Baka kayong dalawa ni Ricardo Solweta ay sabay ipakulong na sa napakaskip na Bartolina na puro pa ako ang dingding at pati upuan ay may mapurul na pa ako, ah. Nesnes 31, shout out, sabi niya. Karox, ano kaya ang pinagsasabi ni Bantag? Totoo kaya yung mga pinagsasabi niya? Pwedeng totoo. Pero bakit ngayon lang? Ilang tanong doon, ha? Ruden Pineda, welcome to the club. Sabi niya, useless, puro allegation. Sa palagay ko, baligtad yung sinasabi ni Bantag na walang kredibilidad. Si Secretary Rimulya, lumalabas parang siya ang walang kredibilidad dahil puro allegation na walang ebidensya. Imbis na sagutin yung issue, iniba yung issue, dinedivert lang yung issue. Kinukuha niya yung simpati ng publiko. Desperado na, move in Bantag, yan yung mga sinasabi niya, puro na lang aligasyon. Walang bawang akusasyon lang yan. Correct, si PBBM, di kasalanan ng ama, ang kasalanan ng anak. Oh, todas. Lorna Picauco, shout out. Ha? Di na makatulog si Bantag at mga ibang involved sa kaso dahil sila din patatahimikin ng big boss, trust no one, na sila ngayon. Mool, galing ni Lorna Pakauko. Enzi Carion, shout out, ha. Sabi ni Enzio, Secretary Rimulya, dati ayoko sa'yo, pero ngayon, kakampi mo ako, kontra Bantag, tuloy lang. Mool. Jay Ventura, shout out. Kaya pala hindi lumabas ng ilang araw si Bantag, Sir Rox. Nagpagupit at nag-ahit ng balbas. In fairness, ha, bumata siya, ha? Ganon. Victor Tobera Jr., welcome to the club. Ang gaganda ng comment mo. Oo, salamat. And si Carion ulit, ha, sabi niya. Para palang dalahirang maton itong si Bantag. Meron ba yun? Dalahirang maton? Ha? Shout out, Brother Relly Asisio. Tumatawag siguro siyan. Sabi niya, para palang dalahirang maton itong si Bantag. Para sa akin, kahit Boy Scout, hindi papasa sa akin itong si Bantag. Ano? Ang lulupit talaga itong mga nagko-comment sa akin, mga boss. Totoo. Ha? Ang sense of humor nila, masyado. Pero hindi sila mga sinungaling, ha? Puro talaga may utak. Kaya na, sabi ko naman eh. Ayoko ng bobo. Oh, hindi ko ba, kung bobo ka, huwag ka na manood dito. Hindi ko kailangan eh. Hindi ka kabawasan. Lalong hindi ka kadagdagan, ha? Storbo ka lang sa amin, mga Rocky Warriors, ha?
Ito pa, ito pa. Ensi Carrillo naman. Carox, hindi kaya. Visit. No! Carox, hindi kaya adik ito sa pantagi. Para kasing hindi professional kung umasta o magsalita, lalo na, lalo lang niyang nilulubog sarili niya. Totoo yan, NC Carrion. Totoo yan, mga boss. Sa atin, ha, yung the way na ginagawa ni Bantag, hindi lulusot eh. Hindi talaga lulusot. Maski sino dito sa mga nagko-comment dito, tignan mo. Oo. Ito pa isa. Maria Imperial, shout out. Nabibiso tuloy mga baho nila, ha? Si Victor Tobera Jr. Tama si Capersi. Nag-aaway kampo ni BBM versus kampo ni Duterte. Si Bantag kay Duterte. Si Remulla kay BBM. Kawawa si Capersi. Nagamit. Kawawa sila Percy. Nagalit siya sa away nila. Nagamit siguro to. Lorna Picao ko ulit. Shout out ha, sabi niya. Sila na ngayon ang pumalit. Ito pa isa. Sasabihin ko sana to eh. Lorna Picao ko, yung gagaling nyo. Sila na ngayon ang pumalit kay Ka Percy na naglalabas sa sarili nilang baho at ng mga kalyado nila. At the end, lahat sila eh dead ma din. Dead ma din sila sa leader at boss nila para sila tumahimik lahat. Ha? Yun nga, gusto ko sabihin eh. Parang nabubuhay si Kapersi sa mga ano nila eh. Sila-sila na ngayon ang naglalabasan ng bantot nila eh. Dati noon, nung nabubuhay si Kapersi, nilalabas ni Kapersi yung mga baho nila. Ngayon sila-sila na eh. O, nang dahil sa pagkawala lang ni Kapersi. Diba mga boss? Isipin ninyo yan yun. Lahat ng baho rin sa Bucor, meron pang deep diving facility. Ucha. Marami raw silang scuba diver doon, sabi ni Bantag. Visit. Ano yan? Oh, grabe. Ang daming dagat na pwedeng mag-scuba diving eh. Baka lagyan pa ni Bantag ng ano yan kung sakaling hindi siya nasibak dyan eh. Baka lagyan niya pa ng mga sari-saring gold piece. Ah? Ay, ulo ko dito kay Bantag. Totoo. Ha? Ah? Bert Tadeo, shout out, sabi niya. Yung mga dumadaldal, mga DDS yan, kala nila panahon pa rin ni Digong. Well, ganun nga nga eh. Ha? Ah, parang ganun pa rin nga eh. Hindi binabangga ni ano, hindi umiimik si His Excellency. Ha? Ah. Sabi ni Lorna Picao ko, ang mga aso ng mga big boss, kahol ng kahol, Kapersi, ito na ang resulta ng pagkamatay mo. Kaya talagang hero ka ng mga taong bayan. Para sa katotohanan ang dapat malaman ng mga taong bayan. Pero ang tanong, ano ang gagawin ng mga nasa gobyerno para totoong managot at makulong ang mga taong nagpapahirap at mga corrupt sa gobyerno? Traidura na sila dahil lahat sila may mga baho. Totoo yan, Lord, napikahi ko ha. Bertadeo ulit oh. Sabi niya, ano bang pinagsasabi ni Bantag? Gusto niyang pabulaanan yung ebidensyang nag-send ng videos sa Hitman na pagkakakilalan ni Ka Percy. Lahat ng ginawa mong karatantaduan sa bilibid, Bantag, yari ka kay Secretary Limulya, sabi ni Bertadeo. Sa Bergy Fukushima, welcome to the club. Nasa Japan siguro to, Fukushima eh. Kapag hambog, tikon yan. Lalo na may kinakapitan. Kung nakalusot siya sa mga naunan niyang mga pang-aabuso, ngayon ka natsambahan, walang forever talaga, sabi ni Bergy. Emiliano Tagudin, welcome to the club. Sabi nga ni Kapersi, walang pinanalong kaso yung mukhang bubuli. Mukhang bubuli. Ayan, aga bubuli, aga butiki. Mirna Regalado, shout out ah.
Good evening, Sir Rox. Bless you and God help. Bless you, Milna Regalado, my friend. Adoracion de Marana, shout out. Dolor Garcia, my friend, shout out. Sabi ni Jerry Villanueva. Parang si Marites na si Bantag, daming salita. Dapat tahimik na lang siya at sabihin na harapin niya ang kaso ng binintang sa kanya. Tama ka dyan, Jerry Villanueva. Welcome to the club. Clarita Distrito, shout out. Manood na lang kung sino ang matira matibay. Sino kaya ang mas makamandag sa kanila? Patay tayo dyan. Amado Galang, welcome to the club. Sabi niya, dapat sagutin muna ni Bantag ang akusasyon sa kanya bago harapin ang ibang baho. Nililihis ni Bantag ang issue. Tapusin muna ang kaso niya saka na si SOJ. Tama. Salvi Ibanez, shout out ha. Welcome to the club. Ha, nayanig ang mundo ng Unity, sabi niya. Sabi ni Clarita Distrito ulit o. Ayan na yung sinasabi ni Kapersi noon na magtutuklawan. Marami nang nagtuklawan. May tuklawan ng mga vloggers, mayroon asukal, mayroon mga secretaries. Chris M. Buena Obra, shout out. Musta ka na, Kapersi? Nagkakalabasan na ng mga baho nilang opisyal ng gobyerno, ngunit hindi makakatulong kay Bantag ang mga daldal niya. Harapin niya na lang ang kasong binabato sa kanya at sa korte na at sa korte niya pasabugin niya mga sinasabi niya. May punto siya sa judge na pinatay sa Tagaytay, kaya lamang hindi yan ang issue na kinakabit niya sa pagpatay kay Kapersi. Batuhan kayo ng batuhan ng mga baho. Magpakalalaki ka na lang, huwag sa social media mo ipaliwanag na para malinis ang pangalan mo. Masyadong advantage na guilty moves ka. Dinadamay mo pa ang salita mo sa Diyos. Kumukuha ka ng simpatya sa sambayan ng Pilipino. Tama ka, Karoke. Walang magnanakaw na umamin once di naaktuhan. Mag-ingat kang palagi dyan, Karoke. Chris from Jeddah. O, ingat ka rin dyan sa Jeddah. Ha? Wala naman talaga kung yung ano nga anak na nga ni Secretary Rimulya o diba, caught in the act na nga diba, kaya nahuli na agad o dahil illegal possession of marijuana o diba, kaya naposas agad o kasi nga caught in the act o kaya hindi na kailangan ng ano binasahan na ganun o, pero nung not guilty plea pa rin siya. O, di ba? Ganun yan eh. Kaya may pera sila, di not guilty. Maski na caught in the act, not guilty pa rin ang ano niya, plea niya. O, di ba? Ganun din sana gagawin na ito eh. O, pero nakita mo yung anak ni Boeing ha. Inatanong, wala siyang imik ha. Wala siyang imik sa media. Hindi siya, di ba? Ganun sana, General. Ha? Ros Dacelen, welcome to the club. Mahaba-haba na naman itong anong itong. Sana nang alahati na ako. 170 plus itong babasahin ko. Magtsaga tayo man. Sayang, ha? O to, Ros Dacelen, manang-mana siya sa amo niya. Madaldal, mahilig manira ng kontra. Pinipersonal ang kalaban. Ano masasabi? Nabulok na ang mga patay sa Purinaria. Nagpahukay dyan sa bilibid ng dahil kay Percy, nabiso tuloy ang mga kababalaghan sa bilibid. Parang tama yung comment, nasa Davao siya, tinago ng amo. Ayaw niyang umalis sa bilibid kasi marami siyang kalokohan, nabisto na ang hambog na madaldal, sabi ni Rosda Selen, bago to. Jeff Rox, Batong Buhay, shout out, sabi niya. Sa korte sumagot, huwag sa social media. Galit si Jeff Rox. Jeff Rox Matumbuhay ulit. Shout out from Jeff Rox Matumbuhay. Thanks ka vlog. Juan Conda Senior, shout out. Totoo yung Karoke, yung sinasabi ni Kapersi mula sa vlogger hanggang sa appointees, nagbabangayan na ang saya-saya. Unity na sila. Rolando Yao, shout out. Sabi niya,
Lumiliis lang ang tunay na isyu ni si lumiliis lang sa tunay na isyu si Bantag. Di siya dapat sa press con nagsasalita kundi sa korte. Tama ka diyan, Ronaldo Yao. Juan Condora Senior nito. Sabi ni Juan Condora Senior nito, wala nang maisasagot si Remulla dahil tama rin sinasabi ni Bantag. Parehas na silang sinungaling. Sabi niya. Noon? Teodoro Hernandez, shout out. Welcome to the club, Teodoro Hernandez. Good day. Good day po yan ang mga galamay ni Kapersi. Kahit patay na, may nangyayari pa rin. Kung baga, may multo si Kapersi, hindi matahimik. Tama ka dyan, Teodoro Hernandez ka. Welcome to the club, Teodoro. Jeprox, matumbuhin naman. Para sa hostisya ni Kapersi Lapid, sabi niya. Juan Condora Senior ulit. Good evening, Karoke. Nagbabangayan na ang mga Lipore si Duterte at BBM. Labasan ng baho, hindi raw si Bantag nagpapatay kahit lahat ng nakakulong siya tinuturo. Puro sinungaling, mana sa mga amo, ha? Ay, abo. Reggie Cruz, shout out. Welcome to the club, Reggie Cruz. Sayang nga lang at buhay. Sayang nga lang at buhay ni Kapersi ang naging kapalit. Magkaganon pa naman, hindi pa rin nasayang ang kanyang inilabas tungkol sa Bucor. Ngayon, unti-unti na lumalabas ang baho. Totoo yan. Miguel Soriano, shout out. Sabi niya, ginagawa lang ni Remulla ang kanyang trabaho. Kahit may personal problem, mas inuna ni Remulla ang Percy Killing dahil kailangan bilisan. Baka makawala ang mastermind. Itong si Bantag troll ng past administration, sabi niya. Dan Iscanelas. Welcome to the club, Dan Iscanelas. Walang motibo na ang drug lord para patayin si Kapersi. Totoo naman. So, Georgie Duarte, shout out sa alam niya. Sabi ni Bantag, si Boyeng Remulla daw ay nagmamariwana. Kaya pala itong si Kibuloy ay todo depensa dahil si Kibuloy ay nagbabakuna. Nagbabakuna? Ganun? Dami kong naanot sa inyo talaga. Totoo lang. Ha? Manuel Naku, welcome to the club. Sir Rox, napanood ko yung interview ni Tuko. Sa tatop. No! Sinong Tuko? Manuel Cano. Sir Rox, napanood ko yung interview ni Tuko. Panelo! At yung newscaster ng SMMI, di ko tinapos dahil nililigaw nila yung interview. Totoo yan. Eh, pero ano yan? Appointed! Ano ba? Tao naman. Anong katangahan yan para paniwalaan niya si Kibaliw na yan? Diyos ko. Takin po ito. So, yung kaluluwa raw natin dadaan sa kanya bago. Ano ba yan? Nakakapapangilabot yung ano na yan, si Kibulog na yan. O, totoo. Alan Nick daw, shout out. Ah. Welcome to the club, Alan Nick daw. Wala naman sinabi si Percy Lapid na mention siya na Cinderella man sa video. Wala naman sinabi si Percy Lapid na mention siya yung Cinderella man. O, totoo naman, di ba? Wala naman eh. Siya lang itong nagpatotoo eh. Annette Sanchez, shout out, sabi niya. Sir Rox, parang until now, buhay pa rin si Kapersi. Boses lang ni Kapersi ang hindi natin marinig. Pero buhay na buhay ang pangalan niya. Totoo, totoo yan, Annette, totoo yan. Acampado Galo, shout out. Sinagot niya yung ano eh, si Annette eh. Sabi niya, Acampado Galo. Sang-ayon po ako, ma'am, buhay na buhay talaga si Kapersi. At yung kanyang mga sinasabi, na eto, tandaan nyo, darating ang araw na sila-sila ang magkakagatan para sa kanilang sariling ambisyon. Yan po ang isa sa kanyang sinasabi, na wala yung fire na palitan ng mas matindi pa, Lapid Bomb na ngayon, Karox. Ingat po kayo. Ingat ka rin, Nakapando. Jennifer Mercado, welcome to the club na naman. We are witnessing the war of the magkagatan kayo ng liig. Pakialam ko sa inyo. Manunood lang kami. Good luck sa inyo.
Crisestomo Maurog, sumagot si Crisestomo Maurog. Attorney Apollo Kibuloy, lawyer ni General Bantag, spiritual advisor Harry Roque at Sal Panelo, ganun. Sabi ni Crisostomo, Lord, have mercy, heal our land, sabi ni Crisostomo. Marius Giluma, shout out. Karox, baka natigok na rin si Sulweta. Baka pwedeng ganun nga nangyari. Wala na, hindi nakakita eh. Maria P. Alombro, shout out, sabi niya. Tingnan nyo ang tunay na journalist, ang nagre-report sa Colombia. Mas okay kay mga trolls. Sayang lang ang pera na ginastos sa pagsama ng presidente sa kanyang trolls. Mali-mali ang inire-report. Lita Alambat, shout out. Si Babalu Aguirre, pasa kanila ang popogi nila, no? Marius Giluma ulit. Karox, dapat i-recall ng DOJ ang 10 counts sa kasong murder na BJMP noon. Pwede ma-reopen yun, hindi ba? Oo, pwede yun, Marius Giluma. Meron siyang ano, di ba? Prostrated homicide yata eh. Murder! 10 counts of murder yan pala, di ba? Tapos naging prostrated, naging homicide na lang pala. 10 counts of homicide, yung binato niyang granada. Oo, pwede, pwede, Marius Giluma. Kasi hindi pa tapos yun eh. Oo, patay siyang bata siya. Rinaldo Gonzalez, sabi niya, tawa-tawa pa si Panelo nung interview na SMI. Dapat si Panelo na lang ang si Panelo na lang asa panelogy sa kanya bagay yan, sabi niya. Cesar B. Garcia, shout out, sabi niya. Mukhang nagawa na sila ng dialogue ng ilang araw siyang nawala. Buklatin sana ng NBI ang cellphone niya para malaman kung sino-sino ang nakausap niya nitong nagdaang ilang araw, sabi niya. Lita Alambat ulit, oh. Nagtago muna sa mga lawyer niya, putulpul. Maria P. Alombro, sabi ulit, oh. Hindi kaya tinuruan siya ni Digong si Bantag gaya ng ginawa niya kay Senator De Lima, nagagawa-gawa lang ng Alipores Idigong para idiin si Senator De Lima. Bebs Pabia, welcome to the club, Bebs. Si Bantag, dada ng dada, harapin mo na lang ang akusasyon sa'yo nang labasan na kayo ng baho. Bantag, may kasabihan nga, pag ang ilog maingay, mababaw. Pag ang ilog malalim, tahimik. Gets mo? Galing ito si Bebs Pabia. Reynaldo Gonzalez ulit, ang daming comment ng mga si Reynaldo. Pagpala nakapatay o nag-utos magpapatay ang tao, yung magpagupit ka, pangalawa mag-ahit ka, saka ka mag salamin sa media, puputaktahin ka, ganun. Kulito Rubilios, shout out, sabi niya. Baka sa ibang araw, tawagin na yan si Boying Rimulya na makadilawan. Ganyan mindset ng mga DDA supporters. At saka marunong din palang banggitin ang Diyos ni Bantag. Sino kaya ang Diyos ni Bantag? Yung Diyos ni Kibuloy. Kaya ikaw naman, huli ito, tinatanong mo pa ba yan? Yung Diyos ni Kibuloy, yun ang Diyos ni Bantag, ha? Friend Amy Bingson, sabi niya. Ang tanong, Karoke, ba't kaya hindi na lang idaan sa lie detector test? Kahit yung 10 preso ay clear, mga nagsasabi ng totoo. Totoo yan, pre, ha? Pre, ay may ulit, oh. Tanong ko lang kay Bantag, ba't sa SMA ka nagpapa-interview? Takot ka ba sa ibang network? Nagpa-interview naman siya, pre, sa TV5. Tsaka kay Tunying, ha? Malamang kasi siguradong totodasing ka, tingnan natin kung makakapagsinungaling ka sa... Magkakapagsinungaling ka pa, sabi ni Pren Aimee. Sabi ni Julito Rubilos ulit, oh.
Good PM, Brother Roque. Di ko na tinitingnan ang personalidad ng dalawa. Ang issue na lang, pagpatay kay Kapersi, harapin niya na lang. Harapin niya na lang ang kaso. Di puro pa interview sa media. Kahit suportahan ng madlang people, hindi naman sila ang magpapasya sa kaso. Hukom. Tama ka dyan, Julito Rubilos. Galing mo rin, ha. Sumagot na naman si Crisostomo Urog. Suporta po ng taong bayan si... No? Suporta po ng taong bayan si General Bantag. Wala ng taong bayan. Rodolfo Sarona, welcome to the club, sabi niya. Sino ang mastermind? Si Tanda na totoo o ang tunnel doon sa... Ang tunnel doon ay pinapadaan alak at kontrabando. Dami pang mga karumaldumal na secret. Nangangapa na sila ng mga kakampun kung sino-sino na lang ang tinuturo para maligtas ang nagsabuatan, sabi ni Rodolfo Sarona. Rodolfo Sarona ulit. Magkakagatan ng mga ulupong, sabi ni Kapersi Lapid. Kaya tama si Kapersi doon. Ako naniniwala dahil di sinungaling si Kapersi at tama ang kanyang mga tiyuri na nangyayari na katotohanan dahil ang totoo, yun lang matalino si Kapersi, sabi niya. Ang haba naman ito. Idle Factory Egg Incorporated, sabi niya. Welcome to the club, Idle Factory Egg. Ano naman motibo ni Herman na sinasabi ni Bantag na magpapatay ka Kapersi Lapid? Diba, ewan ko sa kanya kung anong pagsasabi nga niya ni. Carolina Roncalle, shout out. Naglalabasan ang mga baho. Tao ni Duterte versus tao ni Marcos. Yan ba ang unity? Totoo yan. Florenda Nabato, welcome to the club. Kahit anong mangyari, mabibigyan ni Kapersi ng justice ang pagkamatay niya. Di niya sila titigilan. Totoo yan. Florenda Nabato, welcome to the club. Esma Kise, shout out. Sabi ni Esma Kise. Great evening po, Sir Rox. Yes, napanood po namin, Sir Rox, yung pahayag ni Bantag. Magkontra-demanda na lang po siya sa korte. Na lang sila pag-usapan niyang mga akusasyon niya kay SOJ. Kapersi's case is different case. And linisin na lang niya kung ano ang inaakusa sa kanya. God bless always, Sir Rox. God bless, S. Magise. John Prado, welcome to the club, John Prado. Magandang gabi, Sir Rox. Labasan na ng baho. Ang galing talaga ng mga mamamatay tao. Kahit sa pag-acting, puro bunga nga, Diyos na ang bahala sa inyo, sabi ni John Pardo. Nigel Estrella, shout out. Sabi ni, unti-unti nang naglalabasan ng baho, politician man o mga nasa mataas na posisyon na mga opisyales na yan. Kung kasuhan at hatulan nila mga maliliit na mamamayan ay napakadali, pero sila mga opisyalis ng gobyerno na sangkot sa anomalya at krimen ay hindi nahatulan. Anong klasing gobyerno meron tayo? Takipan at pag nasaling ang bawat isa ay laglaga naman. Nakakatawang hindi mo alam kung dapat ba talagang bigyan ng respeto. Pasensya na po talaga at napawalang galang na ako. Hindi ko lang talaga maiwasang ilabas ang nasa puso ko. Bayang sinilangan, ano ang iyong kinasadlakan? Totoo yan. Galing mo. Reynaldo Gonzalez ulito. Nag-denying declaration na din Bantag. Tindi. Supot na labanan. LB Escobar, shout out. Hi, Cairo. God bless LB Escobar. Welcome to the club. Ernesto Tan, shout out. Sabi niya, good evening, Carox. Duda ako kay Kibuloy
Naturuan si Bantag, ganito ang sasabihin mo kay Rimulya. Di mo kayang ipapatay si PL, stop, sabi ni Pastor. Gawing star witness, mahilig kang sumausaw, sabi ni Ernesto Tan. Glenn Toldit, shout out, sabi niya. Sir, nagkakawalang yaan na sila. Ang dulo niyan, sila-sila ang may sala. Totoo yan. Mary Grace Huhila, shout out, welcome to the club. Gandang gabi po, watching from Hong Kong. Boy Hong Kong Balong, shout out na ka. Julia Magbanwa, welcome to the club. Naku Bantag, magsumbong ka sa tatay mo. Mga kamag-anak mo lang ang naniniwala sa iyo. Tama yung karaoke. Ipa-examine yung mga namatay sa kulungan. Totoo yan. Sabit yan, tignan mo. Rolando Cruz, shout out, sabi niya. Natatakot si Bantag na imbestigahan ang maraming preso na namatay kasi charge na naman sa kanya yun. Totoo yan, Rolando Cruz. Mariano Jr. Martinez, welcome to the club. Mariano Jr. Martinez. Sobrang maritis itong si Bantag. Harapin niya muna ang kaso niya. At kung tunay na mga sinasabi niya, maghain din siya ng mga paratang niya. Totoo yan. Jimmy Bautista, sumagot si Jimmy Bautista. Si Bantag, nag-iingay na bistadong-bistado na kasi. Marami nang natutuklasan sa mga baho niya kaya nagpapapansin sa taong bayan. Totoo yan, Jimmy Bautista. Welcome to the club. Joel Pineda, shout out. Sabi niya, gagawin daw pa pinakamalalim na swimming pool yung hukay. Diving, deep diving daw eh, ng pating. Angelito Bisen, welcome to the club. Sabi niya, sa totoo lang sir, guilty si Bantag, kaya yung magpapapatay pero takot siyang mamatay. Totoo yan. Susan Castro de la Cruz, shout out. Good evening, Carox. Kanina ko po kayo inaantay kasi nanonood ako ng vlog na Tori Enzo. One at a time, sagutin niya sana muna ay yung accusation sa kanya. Sign of panic yung strategy niya eh. Totoo yan, Susan Castro. Chelly Santos, welcome to the club. Sabi niya, shout out Chelly. Panay boka lang si Panelo. Totoo yan. June Mesa, welcome to the club, June Mesa. Saying, ang talino ng maraming abogado sa atin, gaya ni Roque at Salsal Panelo, plat, pumapanig sa mali. Totoo yan. Gudeo Centeno, shout out, sabi niya. Tama ka, ka Roque. Marami pang lalabas. Bantag, the more you talk, it's good for Capercy. Maghintay pa po tayo ng marami pang lalabas. Hindi sila titigilan ni Capercy. Laglagan time na ng kapwa demonyo. Ingat po lagi at salamat po sa tiyagaan niyo sa para sa katotohanan. Jules, shout out Jules. Nasaan si Sulweta? Bakit tinago niya? Oo, kaya nga eh. Emni Downfall, welcome to the club. Enami Downfall, sabi niya. Sir, di ba sabi niya, gustong-gusto na katapang August pa at ata nasa pwesto. Tapos sabi niya, nagre-render siya ng resignation, ayaw tanggapin. What? Mula sa mga vlogger, nag-away, mga kalihim, mga supporters, ano saan, nasaan ang rule of law? Totoo yan, ha? Elizabeth Iscare, shout out, ha? Sabi ni Elizabeth. Good evening, Sir Rox. Hi. Ayan, lumalabas na si Bantag. Binaligtad na niya lahat ang binibintang sa kanya. Laking gulo na to. At tinira niya din si DOJ. Grabe ang gyera na mangyayari. Ang hirap ngayon. Maniwala kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo sa kanila.
Kasi kaduda-duda din ang pagkatao ni Rimulya na yan. Naalala ko tuloy yung mga sinasabi ni Percy tungkol dyan sa mga tao ni BBM at Digong na malapit na silang magkakagulo. Sa totoo lang, Sir Rox, dyan malilito at di alam ni BBM kung saan siya papanig. Kaya lahat mga sinasabi ni Percy ngayon nagkakatotoo, di ba? Totoo yun, friend. Ramoncito Bukala, welcome to the club. Good evening po, Sir Rox. Sa totoo lang, di na sayang ang pagkawala ni Ka Percy. Siya ang naging instrumento ng paglalabasan ng baho nila. Nakakagata na ang mga aso ni Duterte. Ginamit ng Diyos si Ka Percy para magising sa katotohanan ng mga taong nabubulagan sa katotohanan. Tama ka dyan. Podski Safar, shout out ha. Ang galing ni Ka Percy, you're the best Ka Percy. Ito pala ang ibig mong sabihin na mayroon kang hakbang na gagawin at kaming mga kakamping ang manunood at makikinig na lang. Oo. Maria Ayesia, Jean Salonga, shout out, sabi niya. Sir Rox, lahat ng politician natin, saka mga justices natin, isama mo na mga polis, laging may anomalya. Kawawa na ang bansa natin, walang pagmamahal sa kapwa nating mga Pilipino. Totoo yan. Andoy Posada, shout out, sabi niya. Talagang aalingausaw ang baho nila, sabi niya. Ray Adelante, welcome to the club. Good evening, Tyroke. Ang lutong niyang magmura, mana sa amo niya. Totoo yan, Ray Adelante, naka. Glenn told it, sabi niya. Sir, si Bantag, daming sinasabi. Kung kawalang yaan, pare-pareho lang kayo. Paano mahihinto ang tulad ninyong mga walang ya? Kung wala isang magtataguyod at itatama ang maling gawain, totoo yan. Tok Makub, shout out. Kapag hitman gaya ni Joel, alam niya ang iniisip ng mga kagaya niyang mamatay tao. Kaya magdududa talaga yan si Joel kapag inalok mo ng safe house. Haha. Visit. Dito totoo naman, di ba? Tok Makub, ha? Andoy Posada, shout out. Sabi niya, ay, eto, na-shout out ko na pala to. Good evening, Sir Roes. Tama yan. Sila-sila na ang maglalabasan ng kabulukan ng pagkatao nila. Totoo yan. Tokmakob naman. Panelo, abogado ni Mayor Sanchez at ang patuan. Ang nangyari? Talo, sabi ni Tokmakob. Para lagas ka, welcome to the club. Sabi niya, protector ng katiwalian si Panelo. Jimmy Bautista, oh. Dapat isalbi niya si Sal Panelo ng mga ambatuan. Puro kasi nungalingan. Palagi sinasabi, mahilig dumikit sa kisame ng bahay butiki. Isip. Ah. Benjamin Sia, shout out, sabi niya. Maglabas sana si General Bantag na ebidensya sa mga inaakusan niya para credible ang akusasyon niya. Ang DOJ may hawak na katibayan na maglalaglag at magdidiin sa kanya. Prove it, General Bantag. Good luck, sabi ni Benjamin Sia. Totoo yun. Glenn Toldit, shout out ulit. Oh, na-shout out ko na pala to. Sabi ni Glenn Toldit ulit. Oh. Sir, isang duwag at walang niya ang pagkatao ni Bantag. Kitang-kita ang pag-uugali at pananalita. Ang ganitong tao dapat walang puwang sa pamunuan. Ayan, ang dala ni Duterte at ni Bongo sa lipunan ng mga walang kwentang politiko at tao. Tama ka dyan, Glenn Toldit, sang ayon ako sa dyan. Ito na naman, Japanese na naman to eh. Sino kaya itong friend ko na to? I-ano mo na ng alphabet ng English. Sabi niya, hindi ko tuloy kita ma-shout out eh. It's a battle of evidence. Kung meron ka noon, Bantag, ilabas mo. Huwag mo ilihis ang kaso mo. Sabi ni friend. Friend na lang. Hindi ko mabasa yung hapon. Emelita Santos, sabi niya, kahit si Percy maraming alam tungkol kay Rimulya noon, buhay pa siya. Totoo yan, Emelita Santos. Sabi ni Rolando Cruz, oh. Kalib Asi, shout out. Luskano na si Bantag, windang na ang utak. Ang galing talaga nito Kalib Asi. Oh. Rolando Cruz, shout out, ah, sabi ko. Rolando Cruz, shout out ko na ito. Maganda yan, maglabasan ng baho yan. Pero si Bantag, tataruan na yan ng kampo ni Duterte. Sa hukuman lang siya magpaliwanag.
pag tinira ni Bantag si Marcos, tapos ang kampo ni Duterte kasi papayagan ni Bongbong mag-imbestiga ang ICC at isuko sa FBI si Kibuloy. Maganda yan, mag-aaway-aaway sila, mga vlogger ni BBM, nagkakawatak-watak. Totoo yan, ha? Jesse Gomez, welcome to the club. Sabi niya, good day po Karox, mabuhay po kayo. Wala nang kawala, Bantag. Kung ano-ano na lang ang sinasabi mo, totoo yan. Elizabeth Iscari ulit. Oh. Tungkol naman doon sa self-confess na pumatay kay Kapersi, may sira talaga tuktok niya. Parang pinalalabas ng gunggong na yan ang may konsensya siya. Wow, dahil sa pera nga, papatay ka ng tao, satanas ka din, gago ka. Galit si Elizabeth Iscari kay ano sa pumatay kay Kapersi. Totoo naman, eh. Yan matutuwa sa ungas na yan. Gusto mo, mabigyan ka ng Gusto mo, mabigyan ng katarungan pagkapatay ni Kapersi at ng kaibigan mo. Ikaw dyan ang unang dapat sisihin kasi mukha kang pera. Wala kang konsensya, mamatay tao ka. Asan ang konsensya mo? Galit si Elizabeth Iscari. Danilo Constantino, shout out. Sana nga magpataya na sila ni Remulla. Parehas lang naman silang aso ni Digong Nyo. Galit. Julita Dibilla, shout out. Sabi niya, good morning po, watching from LA. Naku po, Karos. Tutok muna po ako sa kaso ni Kapersi bago muna iyong inaakusan niya kay Secretary Remulla. At kawawa naman ang mga mabasa family. Totoo yan. Ha? Nakahabol pa si Delia Gabiola. Shout out Delia Gabiola, my friend. Wala na ang idol niya, kaya sorry na lang siya. Laos na. Laos na siya. Wala nang kapit, kaya tanggapin mo na lang. Tanggapin mo na yang nangyari sa iyo, Bantag. Delia Gabiola ulit. Oh. Totoo po yan. Talagang iba ang Kapersi natin hanggang sa hanggang sa kanilang buhay, tuloy pa rin ang pagbubulgar niya sa bayan natin. Hanggang sa kabilang buhay, sabi niya. Oy, mission accomplished mga boss, ha? Nabasa ko pati yung pahabol ni Delia Gabiola. Oh. Oo. Naging ano naman tayo, naging masaya na naman ako sa mga comments niyo. Ah. God bless po, God bless, ha. Marami pa ho yan. Marami pa hong lalabas dyan. Malayo pa ho mararating yan. Eh. Kasi, away na po yan. Eh. Away na yan. Eh. Suporta kay Bantag. Suporta kay Secretary Remulla. Ang ano lang ho dyan, nakapwesto po si Secretary Remulla. Hindi niya, walang pwedeng bumago nun. At doon sa sinasabi nitong si Bantag na mag-resign ka na at wala ka ng kredibilidad. Eh bakit? May kredibilidad pa ba ito si Bantag? Ah, kayo nga sumagot mga boss. Ah, at least itong si ano, si Justice Remulla eh, nakakulong yung anak nito. O nakakulong. O. Hindi natin alam. O, hindi natin alam kung ano mangyayari. No? Pero yun nga, parang mahirap isipin na hindi siya susuporta sa anak niya by all means. Di ba mga boss? Oh. Magandang gabi po. God bless, God bless. Mga boss.